Welcome sa Panlasang Pinoy! Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng juicy ribeye steak na gamit ang frying pan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin ng bone-in ribeye steak. Gagamit din tayo dito ng garlic, ng dahon ng laurel, butter, pati na rin ng canola oil, salt at ground black pepper. Umpisa na natin. Lalagyan muna natin ng asin at ng ground black pepper itong steak. At pagkatapos ay irarab lang natin ito dito. May pagka-Pinoy itong ginagawa natin dahil bukod sa asin at sa pepper, gumagamit din tayo dito ng garlic pati na rin ng dahon ng laurel. Kaya gustong-gusto ko itong recipe na to. So irarab ko lang ito. Siguraduhin ko na na-cover pa yung sides. At pagkatapos, umpisa na natin yung pagluluto. Oo nga pala, siguraduhin natin na nasa room temperature na yung ating steak bago natin gawin ito. Mag-iinit lang tayo ng cooking oil o ng canola oil dito sa ating frying pan. At ito na yung ating steak. Handang-handa na to para maluto. Ilalagay ko lang itong steak dito sa mainit na mantika. At lulutuin na natin ito. Ang oras ng pagluluto ay depende kung anong klaseng steak ang gusto ninyo. At dahil rare ang gusto ko, dapat hindi tumagal sa 3 minuto ang pagluto ng bawat sides nito. Ngayong partly na naluto na natin yung isang side, babalik na rin naman natin to para yung kabilang side naman yung maluto. At again guys, bahagya lang uli yung pagluto natin. Hindi natin tatagalan ang pagluto. So 2-3 beses natin itong ibabaliktad. Habang niluluto natin itong steak sa oil, ihalo na natin itong butter. Ang butter ay nakakapagpalinamnam dito sa steak. At ang isa pang kagandahan kapag pinaghalo natin ang butter at ang canola oil, ay mas tatagal pa o mas tataas pa yung tinatawag nating smoke point. Ibig sabihin ito, pwede nating maluto ang butter ng mas matagal kesa sa karaniwan. Hindi ito basta-basta uusok o masusunog. Habang nagme-melt ang butter, pwede tayong mag-scoop na ito at ilagay dun sa taas ng steak. Ilalagay na rin natin dito yung bawang, pati na rin yung dried bay leaves. Sa puntong ito, niluluto na ng butter at ng mantika itong dalawang ingredients na kalalagay pa lang natin. Kaya yung ating oil at butter mixture, lasang-lasa na to. Dito na lalabas yung pagka mala Filipino style. Kulang na lang toyo para adobo, no? Pero, kidding aside, napakaganda ng lasa nito pag pinaghalo natin yung naluluto na bawang at ng bay leaves dito sa butter. Talagang malalasahan nyo sa steak. Sa puntong ito, itutuloy lang natin itong ating ginagawa. Ibabaliktad ko itong steak na to ng isang beses pa, nang sa ganon ay makumpleto na yung pagluto ko. Depende pa rin yun gaya ng sabi ko kanina kung anong klaseng luto o gano'ng katagal maluto yung steak na gusto ninyo. Dahil nga rare ang gusto ko, dapat hindi tatagal ng 3 minuto ang bawat side dito. At since mabilis lang yung luto ng gusto ko, pwede ko na itong tanggalin. Pagkatanggal natin ang steak dun sa frying pan, ilalagay lang natin ito sa isang chopping board at pagpapahingin muna natin ito ng at least 10 minuto. Bukod sa nakakapaso ang kumain ng mainit na steak, nakakatulong na malaki ang 10 minuto. Nang sa ganun ay maabsorb uli ng steak o nang niluto natin na karne, yung moisture na nawala. At makaraan ito, pwede na nating hiwain. Mapapansin nyo na sobrang juicy talaga yung kakalabasan. Kagaya nyan. Tamang-tama yung pagka-pink ng steak na to para sa akin, ito yung gusto ko. Pero kung gusto ninyo yung medyo luto, it's either medium or well done, tagdagan lang ninyo yung cooking time nang sa ganon ay hindi na maging pink ang final product. Para sa exact measurements ng mga ingredients na ginamit natin para sa recipe na to, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating juicy ribeye steak. Salamat ng marami sa inyong panonood.